Meanwhile, ginagamit mo ba si Gusion? Naranasan mo na bang maging isang top 1 sa inyong barangay gamit ang hero na ito? Dahil alam nyo ba ang ating gagawa ng video ngayon ay minamani niya lang ang paggamit sa hero na ito. At hindi sa barangay siya nauuna kundi sa buong Pilipinas. Madami din tayong dapat na malaman sa kanya katulad na lang kung paano siya napunta sa Prosin. At sino-sino ba ang tumutulong o tumulong sa kanya para maabot ito? Yan ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Siya ay kasalukuyang miyembro ng team na execration kung saan talaga namang bigatin ang kanyang mga kasama. Pero ang tanong ng madami, bakit nga ba nananatiling nasa likod ng spotlight itong si Jaylord Gonzales? Kilala niyo ba siya, mga kabatang? Pero bago yan, ohohoy! Ano na, mga kabatang? Nandito na naman nga pala ang inyong Batanggen yung gamer na si Inspi. At sa araw na ito ay ating pag-uusapan ng isang taong nangunguna sa hero na Gusion sa buong Pilipinas. Kaya ano pang inaantay natin? Game na! Yun o, hi kabatang! Meron nga pala tayong ginawang second channel na may channel name na Kwento ni Inspi. Dito ko ikikwento ang mga bagay-bagay na baka ngayon mo palang malalaman. At higit sa lahat, meron akong inihandang sorpresa doon kabatang. Daan ka ha! Salamat! Siya si Jaylord Gonzales o mas kilala natin bilang si Hate. Siya ay pinanganak at nakatira sa Caloocan City. Panganay sa apat na magkakapatid at nangarap na makatulong sa kanyang pamilya. Si Hate ay kasalukuyang 17 years old at nakapagtapos ng high school. Pero pansamantala siyang tumigil sa kanyang pag-aaral dahil gusto niya munang bigyan ng maraming oras ang kanyang paglalaro. Ang ina ni Hate ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang OFW sa Oman, kung saan mahigit 3 taon na ito na malayo sa piling ng kanyang mga anak, na alam naman natin na ang isang pagiging OFW ay sadyang napakahirap dahil grabe ang kanilang sakripisyo na ginagawa para lang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Si Hate, ayon sa kanyang ina, ay sadyang napakabait na bata. Dahil kahit na ang kanyang ina ay nasa Oman, ay hindi pa din daw nakakalimot itong si Hate na magpaalam sa kanyang ina sa mga hakbang na kanyang gagawin. Parati di umano itong kumukonsulta sa kanyang ina kung ano ang tamang desisyon na gagawin. Pero ang tanong ng marami, paano ba napunta itong si Hate sa execration? Si Hate ay isang normal na manlalaro lang, yung tipong katulad lang natin siya na naglalaro araw-araw ng ranked game ng mag-isa. Pagkatapos isang beses ay nakalaro niya sa rank game itong si Sire, nakasalukuyang nasa OBS Gaming. Noong mga panahong iyon, pareha sila di umanong solo na naglalaro. Pagkatapos ng kanilang game ay sinubukan niyang i-invite ulit sa panibagong laro itong si Sire at laking gulat niya na pumayag ito na maglaro kasama niya. At doon na nga ay inad niya pa rin ito sa Facebook, kaya nalaman niyang mayroon palang tryout ang OBS. Pero noong ito ay kanyang situbukan ay malabo na siya ay mapasali o makuha ng OBS. Pero nagsilbing anghel talaga itong si Sire kay Hate, dahil kahit na malabo siya makapasok ay tinulungan pa din siya nito na kausapin ng nagpapatryout na ipasok siya, at doon na nga ay naisali siya sa team na OBS Raven. Pagkatapos nun ay sinubukan nilang sumabak sa MPL Season 3, pero sa unang subok nila ay mukhang maalat pa ang pagkakataon at parehong hindi nakapasok ang OBS Gaming at OBS Raven noong mga panahon na iyon. At dahil nga sa hindi nila pagpasok sa MPL ay dito na rin sila nawalan ng sponsor, kung saan unti-unti na rin nawala ang ilang mga miyembro ng OBS. Kaya napagpasyahan nilang maghanap ng panibagong team, at dito na nga napagpasyahan nilang maging isa na lang ang OBS Raven at OBS Gaming, at pinalitan ang pangalan nila at ginawang Dignitas Gaming. At dito na unang nagsama-sama itong sina Hate, Sire, Chaknu at si May.
na unang lumaban sa Just ML Community Cup at dito nga ay hindi sila pinalad na magkampyon. Pero ito na pala ang magiging dahilan para makilala sila ng Execration, kung saan bigla na nga lang daw silang chinat nitong exe na nagyayakag sa kanila na mag-scream. Sa mga hindi nakakaalam, ang Scream ay isang lobby game o practice game na maglalaban ng dalawang team, kung saan dito nyo malalaman ang kayang gawin ng bawat team na kasali kung sila ba ay kayang sumabay sa pro scene. At natapos ang MPL Season 3 Playoffs at napagpasyahan ng Execration na kunin itong sina May, Hey, Chaknu at Saire. Pero sa kasamaang palad ay ang Execration ay kasalukuyang mayroong pakbet, kaya hindi po pwedeng maging main player itong si Hate dahil pareha sila ng role sa paglalaro. Kaya pansamantalang naging six-man itong si Hate at siya rin ay naging streamer ni Billy sa kanyang Facebook page, kung saan katulad din siya ni Hex na streamer ni Doggy sa kanyang Facebook page. Pero ang isang tanong pa ng marami ay kung bakit nga ba nawala itong si Hate sa pagiging isang top 1 Gusion sa Pilipinas. Ito ay dahil lang kanyang main account ay ibinenta niya sa isang tao, kaya marami nagsasabi na si Dufen na ulit ang top 1. Ito nga ay dahil may bagong account na itong si Hate. Kaya gusto kong linawin na hindi siya nawala sa pagiging top 1 dahil siya daw ay humina. Pero ang totoong dahilan ay dahil ibinenta na niya ang kanyang main account. At maisingit ko muna, mga kabatang, kahapon nga ay naglabas ng video si Chaknu kung saan kinakantahan niya itong si Hate ng kantang Balewala, at mukhang problemadong problemado itong si Hate dahil sabi nila ay nag-away sila ng kanyang girlfriend. Pero nilinaw naman itong si Hate na hindi siya nag-away. Malakas lang talaga ang trip itong si Chaknu. Ano pa bang bago, mga kabatang? At binaliwala niya ako dahil sa'yo. Uy, baga, magpakamatay ka hit, ha? Nang saysay ang pagmamahal. Huwag mga magganyan pag mag-aaway pa ng mag-show talaga. At mabalik nga tayo, na alam nyo bang si Hate ay 5 months nang nasa Execration? Pero nananatili siyang nasa likod pa rin ng entablado at nag-aantay ng tamang panahon na maipakita niya ang kanyang natatagong galing. Pero alam niyo ba, mga kabatang, na itong Execration ay hindi pa nakakaranas ng kampyonato? Kaya marami nagsasabi na baka may isang tao na talaga na inaantay para makapagbigay ng karangalan sa Execration. At dito na nga ay naglabas ng panibagong lineup ang Execration, kung saan binubuo lang naman ito ni Nadian, Eto Max, Lord, May, at syempre ang ating pinag-uusapan ngayon na si Hate. Kaya ito talaga, mga kabatang, ang pinakamalaking break para kay Hate na mapatunayan na dapat noon pa ay siya nga ay inailabas na para mabigyan ng karangalan ng EXE. Pero baka may nagsasabi dyan na masyadong mataas ang expectation ko kay Hate, ha? Ito lang ay aking malimit na nababasa sa mga video na ina-upload ko. Ito lang ay aking isinasabuhay para naman malaman din ng iba ang pulso ng nakararami. At sa mga nagtatanong kung nasaan na sina Zapnu, Chaknu at Pakbet, ang sagot ay kasalukuyan silang nagpapahinga at naghahanda para sa susunod na MPL Season 5, at marahil ang bagong lineup na binuo ay isang malaking experiment ng EXE para malaman kung hanggang saan ang kayang gawin nitong lineup na ito. At sa 5 buwan nitong si Hate na hindi nabibigyan ng break ay may mga teams di umano na nag-o-offer sa kanya, pero dahil mas gusto niyang maglaro kasama ang mga tao na una na niyang nakasama, noon pa ay nananatili siyang nag-aantay na dumating ang oras para sa kanya. Pero maisingit ko lang, kabatang, na ilabas na ng Brenny Esports ang kanilang bagong lineup, kung saan binubuo lang naman ito ni na Esky Flex, Raph Flesha, Fusaken, Ribo, Renzio, Coco at JP, kung saan ang team na Sun Sparks at Brenny Esports ay pinagsama talagang isang malaking hadlang ang team na ito sa The Nationals. Tama ba ako, mga kabatang? Dahil ang The Nationals Conference ay magsisimula na sa November 3, 2019, kung saan isa-isa na nga makikilala natin ang mga team na maglalaban-laban dito. At mabalik tayo kay Hate, dahil ito nga ang pinaka-aantay ni Hate na pagkakataon ngayon
Ngayon siya ay makakapaglaro na sa The Nationals, kaya ito ay talagang kaabang-abang, mga kabatang. Kaya gusto kong itanong sa inyo ito, kaya ba ng bagong lineup ng Execration na makasabay o magkampyon sa The Nationals? Magkomento ka naman dyan sa ibaba, mga kabatang, at alam mo namang akin niyang pupusuan, di ba? At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating video tungkol kay Hate. Mga kabatang, kung may nakalimutan ako ay mag-comment ka lang dyan at yung aking niyang sasagutin. Hanggang sa muli, ito nga pala ang inyong Batangueño'ng gamer na si Inspi na nagsasabing lahat ng bagay ay darating sa tamang pagkakataon, lalo na't iyong pinagsusumikapan. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal ko kayo, big time. Mwah!